laro ng mga taong sira ulo. May timba sa ulo. Simple lang ang laro, ilagay sa ulo ang timba at tumakad paikot sa taong nakatayo. Pagkatapos, ibigay sa kasamahan ang timba. Hindi kasama ulo, ha? Aming nanonood sa laro ito. Maraming fans ang mga mukong na ito. Pero isa lang ang bida dito. Ito si Mang Canor. Si Mang Canor ay walang damit, straight ang lakad, malaki ang tiyan. At biglang sinong gaban si Mang Canor? Hoy, gago ka, saan ka pupunta? Umikot ka dito sa akin. Sige, tuloy mo lang yung lakad mo, tuloy mo lang. Nilapitan siya ng batang nakapula. Sabi ng batang nakapula, sige, sasabayan kita kung saan mo gusto pumunta. Animal ka, dyan ka. Sige, tuloy mo lang. At biglang nawala si Mang Canor sa ere. At dyan nagtatapos ang buhay ni Mang Canor. At dito na naman tayo sa hulihan ng baboy. Ang larong ito ay huhulihin ang baboy ng mga mokong na ito. At pagkatapos, kung sino makahuli ay siyang maglilitso ng baboy. Ang sarap nito. At nagsimula na nga ang laro, patakbo-takbo na yung baboy kasi hinahanap na siya ng mga mokong na ito. Nagsimula na ang mga mokong na maghanap sa baboy. Nahuli ng isang mokong ang paa ng kasama niya. Beset! Baboy yan! Kala ko baboy na. Normal ka. At patuloy na naghahanap ang mga mokong sa isang baboy. Hindi nila mahanap ito kasi naka-blindfold yung mata nila. Animal, paano ba ito nila mahanap? Ang laki pa naman ng kwadra. Ang sabi naman ng baboy sa kanila, punta na bis kayo. Ba't pa ako napagtripan ninyo? Ang dami naman dyan na laro. Bakit ako pa ang napagtripan ninyo? Animal mo. At napagod na nga si mokong na nakablo. Inaalam na sa likuran niya ang baboy. Yung isa naman na mokong nakaputi, naghahanap parang zombie, parang loko lang. At hindi pa rin nila mahanap ang baboy. At sa paghahanap nila ng baboy ay pumasok si mamang nakaputi. At nilapitan siya ni mokong na nakapula. Sabi niya, ito na ba yung baboy? At umalis si mama nakapute. Putangin na mo, hindi ako yung baboy. Animal ka. Maghanap ka dyan. Hanapin mo yun sa tabi-tabi. Putrages, hindi mo alam gaano maghanap. At biglang tumakbo si mamang nakaitim doon sa baboy. Sinunggaban niya ito pero hindi pa rin niya nahuli. Tumakbo si baboy ngayon dito. At biglang sinunggaban ni mamang nakapula. Hindi pa rin niya nahuli ito. Tika na yung katawan niya. Anong masasabi mo, Boss Kenchen? Pasok! Ang masasabi ko lang, Boss J. Okay, Boss. Manatan mo, Boss. Oo. Maganda ang larong ito. Pero mas maganda kung bibili sila ng gatas na tinda ko. Kasi, hindi rin nila mahuhuli ang baboy. Tignan mo, ang laki ng kwadra, paano nila hulihin yan? Back to you, Boss. At yun nga ang sinabi ni Boss Kenshin sa kanila. Yan. Ngunit nahuli ni mokong na nakaitim ang baboy. Ngunit sa kasamaang palad, kala niyo mahuli niyo? Ay nabitawan niya ito. Wala pa rin. Hindi pa rin tuloy ang litsot.